Hi guys, kumusta kayo? Welcome back sa aking YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon sa aking video nito ay magluluto ako ng ginatang tulingan. Nung nakaraang video ko, nagluto ako ng ginatang tilapia. Ngayon naman yung tulingan. Yung pinili kong isdang tulingan ay medyo malaki-laki, medium size. So guys, hindi na natin patatagal ito. Umpisahan na natin. So ating mga main ingredients ay tulingan, gata, sibuyas, bawang, luya, asin, suka, siling haba at paminta. So guys, ito ng ating tulingang isda. Pwede rin naman gumamit ng tuna, yung yellowfin o ibang klaseng mga isda na pwede nyong gusto nyong igagata. So unang-una natin gawin, ang sabi nila ay alisin muna natin yung buntot. Sabi nga daw nila ay nakakahilo daw ito. So ang gagawin lang natin ay ikutin lang na ganyan. Tapos hilain. Medyo mahirap tanggalin. Ayaw. Yan na lang natin. Kailangan may mahila ditong ano eh. Yun daw yung kailangan tanggalin para hindi siya nakakahilo. Nagkokus ng pagkahilo daw pag hindi tinanggal yung buntot na nandito sa may buntot. So hiwain na natin guys. Yan. Ang isdang tulingan lang ay medyo madugo. Ganon din yung isdang tambakol. Kala ko nga tambakol ito nung binli sa ano eh, sa grocery. Tulingan palang malaki. So yan guys, eto na, huhugasan na natin guys ang ating nahiwa-hiwang isdang tulingan. Okay. So guys, atin munang hugasang mabuti ang ating isda. Yan. Para matanggal guys sa yung dugo niya, kailangan tanggalin natin mabuti yung dugo dahil balansa yan. Yan. Hanggang matanggal ang ating dugo-dugo ng isda. Isa pa. Sa loob-loob. Okay na. So guys, papahiran natin guys ng asin ang ating isdang tulingan bago natin siya iluto para pag niluto natin ay may lasa na siya at hindi siya matabang. So butburan natin siya. Yan. Butburan natin guys and ipahid ang ating asin. Yan ang ating gawin bago natin iluto para may lasa na yung ating isda. So hayaan muna natin siya dyan. I-prepare na natin yung ating mga ingredients at para makapag-start na tayo magluto. So guys, ilalagay na natin ang ating mga ingredients dito sa ating kawali. So una natin ilalagay itong ating luya. Ilagay muna natin siyang, mauna natin siyang ilalagay. Then yung bawang, lagyan ng sibuyas. Yan. Dagdagan natin konti mamaya ang ating sibuyas at bawang. Medyo alam kong kulang to. Yan. Then, ilalagay na natin yung ating isda na binudburan natin ng asin. So, ito guys. Ipapatong na natin siya dyan. Yan. Yan. At ang yung mga natirang mga ingredients, ibabaw na lang natin. Yan. Then, ilalagay na natin guys yung suka.
So lagyan natin muna siya. Iluluto muna natin siya sa suka. Ang isa sa pinaka main reason ay para matanggal yung lansa niya. Ayan, pwede na yan. Then iluto natin siya sa mababang init lang. O apoy, dahil hindi naman to apoy. Iluluto natin siya sa mababang init lang. Ayan. Then tatakpan natin, guys. Ito na, takpan na natin. Ayan muna natin siyang maluto dyan. Babalikan natin. Okay, guys. Guys, dagdagan natin ang sibuyas. Kung konti yung nagawa ko kaninang sibuyas. The more na mas maraming mga sangkap na gagamitin sa pagluluto tulad ng sibuyas, mga bawang at luya, ay mas magiging mas malasa at masarap ang ating lulutuin. So lalagyan natin din siya ng paminta. Okay. Dagdagan pa natin, guys, yung ating suka. Ayan, then takpan natin ulit. So guys, i-check din natin, guys, paminsan-minsan tong ating isdang niluluto muna sa suka. Ayan. At guys, medyo na tutuyo ng yung suka na inilagay natin dyan, yung pinagluto na una ating pinagluto sa isda, yung suka. Ilalagay na natin, guys, ang ating coconut milk o yung gata ng nyog. Ayan. Kaya muna natin siyang maluto pa ulit sa mas mahinang init lang o apoy. Ayan. I-spread lang natin. Iba kasi yung texture nito nga nasa lata compare yung natural na ginagamit natin, yung kinudkod talaga yung fresh. Pero pwede na rin ito, guys, dahil wala naman tayo mabibilhan dito. Yan, takpan mo muna natin ulit. So guys, sitimpla na natin siya ng asin. Ayan. Pwede na natin ilagay, guys, ang ating siling haba para bumango ng ating ginataang isda. Ayan. Tayo lang natin siyang malutong mabuti. So tikman natin, guys, ang ating gata kung okay na ang lasa. Okay na, guys. So i-check na naman natin, guys. At may medyo na lumalapot na rin yung ating gata. Hayaan lang muna natin siyang ganyan hanggang matuturo ko konti. Yan. Medyo balik na rin natin yung isda para manote din siya sa kabilang side. Ang isdang tulingan kasi hindi siya basta-bastang na nadudurog. Hindi katulad ng tilapia na pag hindi ko siya pwedeng galaw-galawin dahil madudurog ang isdang ito. Ayan, beautiful. Naamoy ko na yung bango niya. Nakakatakam. Patuyin mo lang muna natin ng konti at pwede na ang ating at luto na at pwede na ating ginataang tulingan. Okay. Takpan muna natin ulit. So guys, naluto na ang ating ginataang tulingan, guys. So eto na ang kinalabasan niyo, guys. So umpisahan na natin siyang tikman.
guys. Kukuha na tayo para ating nang umpisang tikman. So guys, atin ang titikman ng ating nilutong ginataang tulingan. Kapag laway. Creamy yung panggata natin na ginamit. Talagang unang tikim ko, lasang-lasang pa yung gata. Sarap siya guys. Sarap sa kanin. Saan tayo? Masarap to guys sa almusal. Yung nakapagsangag ka. Magsasangag ka ng kanin tapos ganito yung natutuyo-tuyo ng gata sa tulingan. Tapos magpiprito ka ng itlog. Masarap siya guys. Subukan nyo. Napakadaling lutuin lang. Napakadali na i-prepare. So guys, maraming salamat sa panonood ninyo ngayon na aking vlog sa pagluluto ko ng ginataang tulingan. So no, matagal-tagal din akong hindi nakapagluto guys na gumawa ng video tulad ng ganito. Guys, maraming salamat na sana ay manood ulit kayo sa aking mga susunod na video. At lagi niyong tatandaan na laging sumasarap ang simpleng pagluluto basta ito ay laging nasa puso. Thank you guys. God bless you all.